Kilala niyo ba itong artistang Namalimos raw at dumaan sa matinding depresyon? Yan ang ating kilalanin dito lamang sa Get In Touch. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. Siya ay sikat na dancer, host, comedian, model, entrepreneur at aktres. Siya ay nasa pangangalaga ng GMA Artist Center at GMA Network. Ang aktres na ito ay isang Ilongga na ipinanganak at lumaki sa Corondadal, South Cotabato sa Mindanao. Meron na siyang isang anak at may karelasyon siyang anak ng kasamahan niyang komedyante rin. Noong August lang ay nagkaroon siya ng virus at asymptomatic siya pero naka-recover naman. Sa kanyang kabataan ay isa siyang prankster sa Bitoy's Funniest Videos bilang massage therapist sa Boracay para i-prank ang mga customers. Ayon sa kanya, yun ang unang acting comedy niya taong 2004. Dahil dito ay nagbukas sa kanya ang pintuan at nabigyan ng pagkakataon na maging wawawi dancer. Naging kilala siya dahil sa kanyang galing sa pagsasayaw hanggang sa naging co-host na siya ni Willie Rebillame dahil sa kanyang natural na hosting skills at bubbly personality. Kaya nanatili siya ng matagal sa poder ni Willie Rebillame. Sa unti-unti niyang pagsikat ay nagbukas sa kanya ang mga oportunidad na lalong nagpaangat sa kanya sa tagumpay. Ang napakalaking break niya sa GMA Network ay noong nag-audition siya bilang isa sa mga cast members ng weekend noontime variety show Sunday Pinasaya. Dahil sa kanyang potensyal sa pagpapasaya, naging miyembro na siya ng Bubble Gang at dahil gusto niya pang mag-improve ay nag-undergo siya ng drama at acting workshops para ma-improve siya ng mas maigi. Marami na siyang nagawang television drama mula pa noong 2016 at may 3 pelikula. Ang hindi alam ng lahat na Malimos pala ang kapuso dancer sexy comedian na ito sa isang shopping mall sa Saudi Arabia noon. December 11 ay araw ng kapanganakan ng komedyante na ito. Ito ang pambubuking ng kaibigan niyang si Betong Sumaya sa isang video greeting para sa kanyang kaarawan. Aliw na aliw ang mga netizens sa pampa-good vibes na Instagram post ni Betong para nga sa birthday girl kung saan makikita sa short video clip kung paano nagpanggap na pulubi sa Saudi Arabia si Lovely Abelia. Nakalagay sa caption ng video ng kapuso TV host comedian sa Instagram account. Ayon sa kanya, amazing birthday sa isa sa mga nilalang na mahal ko. Ang word na give ay isang tawagan nila ng itong video na ito noong namalimos pa ka sa isang mall sa Saudi Arabia. Naisahan mo si Daddy Sammy pero di mo ako nakalimutang hatian. Hehehe. Ganon si Givi, laging mapagbigay sa kapwa kahit minsan gipit din siya. Nagbigay rin ng wish ang naturang kaibigan ni Lovely. Ayon sa kanya, may all your dreams for your family, friends and loved ones do come true. Siyempre, pati ang mga pangarap mo. Love you! Sobrang na-touch naman ang sexy comedian sa kakaibang birthday greetings ni Betong para sa kanyang special day. Sinagot naman ni Lovely ang mensahe sa kanya. Ayon kay Lovely, salamat at napaiyak raw siya. Sinabi niya ring mahal na mahal niya ang kaibigan niya at wala siyang ipinagdarasal kundi kasiyahan lang ng kaibigan. Looking good naman ngayon ang 34th birthday ni Lovely Abelia. Ipinost niya sa kanyang Instagram account ang napakagandang larawan niya na may caption na, "Yahoo! Birthday ko today! Akalain niyo yon? 34 na ako. Ayoko man ipagsigawan pero happy ako at my age madami akong na-achieve. At naniniwala ako na lahat dapat pagsumikapan at paghirapan. Salamat sa lahat ng bumati at babati pa. Love you all!"
Marami rin daw napagtanto ang sexy comedian na ayon sa kanya, marami din pala tayong ipagpapasalamat sa pandemyang ating nararanasan ngayon. Dahil sa kabila na nangyari sa lahat, madami rin tayong natututunan. Marami din daw ang mas nakilala pa ang Panginoon. Nakilala rin nila ang kanilang mga sarili at kung ano ang goal sa buhay at kung ano ang direksyon na gusto sa atin ng ating Panginoon. Ayon naman sa aktres ay sobrang saya niya raw ngayon. Na-share din noon ni Lovely Abelia na nagkaroon siya ng virus. Yun pala ay dahil daw sa kanyang online business na Lovely Cosmetics. Pagpapaliwanag pa ng komedyante, sobra raw talaga ang kanyang pinagdaanan noong mga panahong na iyon. Itinigil niya rin daw ang kanyang online business, pero ngayon ay wala na raw ang virus sa kanyang katawan at sobra siyang nagpapasalamat sa kanyang fiancé at fellow actor na si Bench Manalo. Dumaan rin sa depresyon ang Kapuso actress noong mga panahon na iyon. Wala raw siyang ginawa kundi umiyak dahil na rin sa takot niya para sa anak at sa kanyang pamilya. Dahil siya ay asymptomatic siya noong mga panahon na iyon at hindi niya alam kung tama ba yung ginagawa niya. Kaya nung naka-recover na siya ay talagang sobra na ang kanilang pag-iingat sa sarili at kasama na nga ang mga taong pumupunta sa kanilang bahay na talagang dinidisinfect nila ang mga ito. Gumagamit sila ng UV light at air purifier. Hindi talaga maiiwasan ang matakot, lalo pat hindi mo alam kung magiging okay ka na o hindi pala. Kaya kinakailangan nating lahat na mag-ingat sa lahat ng ating ginagawa para tayo ay maging safety lagi at hindi mailagay ang ating sarili sa kapahamakan. Dahil sa mga panahon ngayon ay bawal talagang magkasakit dahil sa mahirap na ang sitwasyon na meron ngayon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na rin. Hindi lamang si Lovely ang nakaranas ng ganitong pangyayari, meron din ibang mga artista pero malalagpasan lagi ang lahat basta kapit lang sa Panginoong Diyos. Para kay Lovely Abelia, happy birthday at God bless you always. Sana'y pagpatuloy mo ang iyong magandang gawa sa showbiz at makapagbigay ka ng saya sa lahat ng manonood. Tandaan mo rin lagi na may Diyos na laging gumagabay sa atin at hindi tayo pinababayaan kahit anuman ang mangyari. Mahilig ba kayo sa mga celebrity updates? Kung ganoon ay mag-subscribe na kayo at i-like, share sa inyong mga kaibigan para alam din nila at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging updated sa mga susunod na videos.